naman kami ngayon para mag-share ng tips kung paano nyo matututunan ang flair. Pero bago tayo magsimula, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe at click nyo na rin ang notification bell para update kayo. Oh! Sample naman dyan! What's up mga ka-idol, welcome sa YouTube channel namin. Nandito naman ako ngayon para mag-share ng tips kung paano matutunan ang flair. Alright, una sa lahat, mag-stretching. Alright, syempre importante, stretching yung braso nyo. And yung wrist, syempre importante yan. Lagi yan, at ginagawa na lahat ng mga training. Tips lang, dapat mag-handstand kayo. Importante yun, guys. Mga ka-idol, importante yung bagay na yun. Alright, so magsimula tayo magturo ngayon. Ang first position, para gawin yung flare, ganito lang. Simple. Ito yung first position talaga niya. Pero kailangan mag-take ng velo para makakuha ka ng momentum. So, like this. So, sample. Tapos, pag nakalagay niyo yung kami masap na pan, yan, nakalagay niyo siya, buha kayo ng half circle, gamit yung paa niya. So, sa ngayon, bago ito lumanding, so, bago siya lumanding, dito sa pagmalo dito pa rin ito, kanan, hit nito pataas. Hanggang ito, yan. Kahit ako ah. Ano nyo? Then, after that, try niyong gumawa ng isang Y sa harapan. Make sure na makaangat yung bewang mo. Gamit yung braso mo. Kasi, ito talaga ang pinaginagalit yan sa braso. Then, beating lang sa pagmahan niya ng bewang. Right? Pakita ka ngayon, hagan sa harapan. Relax siya. Right? Nakita nyo, umangat yung bewang ko. So, nakaganon. Kung mataas siya, kusa yung kapalo dito. Pero kung ikaw lang, wala ka pa lang talaga, hindi siya kusa. Kailangan mo siyang ikembo kasama yung mata. Papakita ko ngayon ito. So, ulit. Alright. Ayun yung normal nangyayari pagka lagi mong ginagawa. Then, kung mahina ka naman sa yari, kahit sa yung flare mo, right side siya, mahina yung left side mo, make sure na i-workout mo yung left kasi kailangan na strength nun. Make sure na i-workout mo siya, parang ganito. Ito yung mga pwede mong ito idea para ma-workout mo yung left and right mo na braso para lumakas. Right, ayun, pampalakas ng braso yun. Para pag nag-practice ka ng flare, paano nakapag-ano na yung braso mo. Pwede yan, kasama siya sa conditioning para makuha mo yung momentum ng kamay sa flare. Kasi kung isang side ka, natuto, yun yung gagamitin mo. Kunyari, yun yung ikot mo, kaliwa, so pakaliwa ka. Kung pakanan ka, medyo lakasan mo yung palo. Basta umpisa lagi, yung whipping mo, kailangan laging malakas yun. Make sure na laging nakabuka yung paa mo. Yan. And at laging nasa focus yung braso para mas okay kang mag-catch. Ngayon, papakita ko naman sa inyo isang buo na flare. Alright? Yun. Ngayon, kapag nakakaisa ka na ng flare, para naman makasunod ka ng flare, makakuha ka ng dalawang flare, kailangan mo ng whip, dalawang paa, tapos
kailangan ng lakas kung saan yung mahinang part or yung pangalawang lalapag na kamay, kailangan maging mas malakas yun. Kanyari ako, left, right yung unang lalapag sa akin, so yung left ko, mahina. So, in-winner ko siya para lumakas at nandiyan niya ng push, samahan niya ng bewang. So, papakita ko yun ngayon. Beside, para mas makita niya. Ito nyo, finish ko yung katawan ko, isinamahan ko ng bewang. Pero may kasama pa rin siyang whip, kasi importante yun. Kasi umiikot ka eh. Make sure laging may whip yung paa, may isama ng bewang, and buhat mo yung katawan mo. Importante yun. Pinaka-tips ko sa inyo guys, lagi kayong mag-handstand. Ngayon, napakita ko sa inyo yung whole process ng flare ko. Magpapakita ko sa inyo ng feet na flare para makita nyo kung ano yung tura. Yung mga ka-idol, hanggang dito na lang yung pagbigay ko sa inyo ng tips. Ito yung senior ko sa inyo. Ito lang yung way ko kung paano ko siya nakuha, yung mga ginawa kong paraan para matutunan ko yung flare, para makuha ko siya, para lumakas yung braso ko. Ito lang yung mga way ko. Pero hindi naman kasi lahat ganito yung ginagawa. So, senior ko yung sa akin and alam ko mas marami pang iba na iba yung way nila kung paano nakuha yun. And nga pala, sa mga gusto pang may matutunan dyan, may mga gusto kayong malaman na pwede namin i-share, comment down below na lang para sa ma-share namin yon or makapag-suggest kami na pwede nyong gawin. Maraming salamat sa inyo and see you to the other video.